Hello mga kapiso, so welcome back sa ating YouTube channel. So another video na naman mula sa Shot All-in-One Counter. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano i-configure ang Allen Timer. Okay, so makikita nyo sa screen, isang full setup ng Allen Timer. So meron tayong main board and then coin slot. So right now, nakakonect lang sa main board natin ay isang coin slot setup and then yung power natin. Okay. So, paano nga ba i-configure ang Allen Timer? Merong, gaya nung sabi ko sa unang video, meron tayong dip switch dito. Ayan, kung nakikita nyo yan, dip, nakalagay VIP. So, meron siyang 1 to 8, kung nakikita nyo. Ayan. So, yung 1, number 1, hanggang number 4, yun yung nagsiset ng time sa ating Allen Timer. Okay, then yung 5 hanggang 8, ito yung mga mode, mga iba-ibang mode siya. So mamaya i-discuss natin kung anong mga mode yun. Okay, so basta focus muna tayo sa 1 to 4. So from 1 to 4, gaya nung sabi ko kanina, ito yung mga time setting natin sa Allen Timer. So kung hindi nyo alam, meron tayong 13 possible combination mula sa 1 deep, 1 to 4. So ito yung mga combination yun, 13 combination mula sa deep switch ng Allen Timer. So 0, ibig sabihin pag lahat ng switch na to ay nakababa, katulad nito, 1 minute yung magiging default time niya. Pag 1 naman yung naka-up nito, tulad yan, in-up ko siya, tulad nito, yun naman ay 2 minutes. Pag 2 lang ang naka-up, tulad nito, ito naman ay 3 minutes. Pag 1-2, ibig sabihin, dalawang deep switch ang naka-up, yun naman ay 4 minutes. So on and so forth. So, pag 3 ang naka-up, 5. Pag 1 and 3, 6 minutes. Pag 2 and 3, 7. Pag 1-2-3, 8 minutes. Pag 4, 9 minutes. Pag 1 and 4, 10. Pag 2 and 4, 11. Pag 3 and 4, 13. And lastly, pag naka-up lahat tong first 4 na to, yun naman ay 16 minutes. Okay? Ayan. So, take note nyo to, guys. So, lalagay ko siya sa description para mas madali siyang kopyahin para maging guide nyo na rin sa kung paano mag-configure ng Allen Timer. Okay? So, sana naging malinaw yung first 1 to 4. Now, focus tayo sa 5 to 8 na deep switch. Ito naman. So, gaya na sabi ko kanina, ang purpose nito ay ito yung mga mode ng Allen Timer. So, iba-ibang mode yan. So, from 5, pag naka-up si 5, whatever number combination yun nandito. So, for example, 1 and 3. So, pag 1 and 3, if you will remember, ito yung 6 minutes. Tama? So, I hope na-copy na. So, balik tayo sa guide natin. So, pag 1 and 3 ang naka-up, 6 minutes. So, ayan, 1 and 3, 6 minutes. So, pag switch ko si 5, additional siya sa 1 and 3 setup natin. Ito ay magiging times 2. So, paano times 2? So, ibig sabihin nun, ito, ang naka-setup ngayon dito sa screen nyo ngayon is 1, 3, and 5. So, paano times 2? Ibig sabihin, yung 6 minutes natin, magiging times 2. Every pulse value na marireceive ni Allen Timer. So, for example, ito. Ayan, naging 12 siya. Okay? Kasi naka-on yung, or naka-up yung deep switch 5 natin. Ibig sabihin, any pulse value na marireceive niya, yung current setting niya, kung whatever man yun, for example, sa case natin, 6 minutes, isa times 2 nyo yun. Kaya yung naging time natin, 12 minutes. Okay? So, yun yung functionality, deep switch 5. So, reset ko siya. Ano yun naman si 6? So, si deep switch 6, ito, times 5 naman siya.
So, kung si 5 times 2, itong si, si Deep 6, Deep Switch 6 times 5 naman. So, paano times 5? So, same functionality ni 5. Ito times 5 niya lang yung current setup ng purpose and value. So, ganun din. Sinetup ko to 1, 3, 6. So, ibig sabihin nyo, 6 minutes, every pulse value na marireceive ko, ito times 5 ko. Ganun ang mangyayari niya. So, example, yan, nakasetup na siya. Lalagyan ko ng oras. So, naka-times 5 siya. So, 6 times 5, 30. Ayan. So, if nakikita nyo nung maayos yung screen, so, yan, 30 minutes siya. Okay? So, yun yung functionality ni Deep Switch 6. Now, 7. So, ito medyo, hindi siya normal gamitin. Pero, it's up to yung punish kung gagamitin siya, hindi. Ang functionality ni 7 ay papabilisin niya yung countdown. So, every 10 seconds na normal na bilang, magiging 9 seconds na lang. So, ibig sabihin, mas mabilis yung countdown mo. Okay? So, kung gusto nyo makita yung sample, meron tayong dalawang setup ng timer dito para makita nyo yung difference nila sa pagka-countdown. Okay? So, re-reset ko itong time. Go down ko to. So, pare silang naka 6 minutes. Isang naka-off yung 7. Isang naka-on yung 7. Okay? So, gaya nung sabi ko kanina, ang functionality ni 7 ay mas mabilis na countdown. Isiset ko na lang sa 1 minute yung timer. Okay? So, pag 1 minute, ibig sabihin lahat naka-down. Doon sa 1 to 4, lahat yun nung 1 to 4 naka-down. Okay? So, lalagyan ko ng time sabay. Oops. Ulit. Sablay. Reset. 1, 2, 3. Nag-double yung time ko dito. Pero yan, pansinin nyo na lang din. So, disregard nyo yung 1 minute dito. Pero dito, pansinin nyo. Yan. So, technically yung second, dapat sabay lang yan. So, pansinin nyo, pag nag 40 dito, 38 na dito. Diba? Pansinin nyo, kasi every 10 seconds, minus 1 second, so, nag-double na yung, or 20 seconds na yung lumipas. That's why meron na tayong 2 seconds differences. So, yan, antay natin mag 20. So, pag nag 20, 4 seconds na yung difference. That's why 1 minute and 16 seconds yun nandito. So, lagi nyo lang tatandaan, every 10 seconds, merong 1 second na nawawala. Kaya, ibig sabihin, mas mabilis yung counter. So, somehow, na dadaya natin si customer doon. So, that's why hindi siya ideal. Kung, depende sa inyo kung gusto siyang gawin or hindi. Okay? So, I hope na-gets nyo yun. And then, lastly, syempre, yung switch number 8. Okay. Ayusin ko na yung camera. Ayan. So, switch number 8. Mag-focus ng camera. Okay. So, switch number 8. So, basta ito yung pinaka-last. Yan. So, ang purpose naman yan, kailangan dalawang pulse value yung marireceive ni coin slot bago ma-trigger yung setup mo. Okay? So, whatever setup nakaset mo sa 1 to 7, kung may multiplier ka man, or mas mabilis yung bilang, kailangan twice ka maghuhulog. So, paano twice? So, on ko yung 8. And, on ko rin yung 1. And 3. Para kunwari, 6 minutes. Ayan. So, pansinin nyo ha. So, ito yung coin slot ko. Maghuhulog ako kunwari. So, unang hulog. Ayan. Hindi siya nag-time. Pangalawang hulog. Doon pala nag-trigger. So, yun yung function is deep switch. So, kailangan dalawang hulog muna bago mag-activate yung time setup mo. Okay? So, I hope may natutunan ulit kayong bago. So, if you have any question, comment lang kayo sa baba. Be sure to subscribe sa ating channel. So, God bless. Thank you all. Thank you all for watching.